2021 online booking. Book, pay, ship! www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Alam mo ba na ang 100,000 mamamayan ng Pilipinas ay ipinanganak noong July 27, 2014? Siya si Jenaline Centino, na iniluwal sa Fabella Hospital sa Maynila. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 107 million na ang populasyon sa ating bansa. Ang Pilipinas, nasa 7th pwesto sa the most populated countries in Asia at 13th naman sa buong mundo. Ngayon, alam mo na! Magandang umaga, muli kayong nakatutok sa Panahon TV. Balitang astronomiya naman tayo, no? Alam niyo ba na may isang uri ng buwan na pwedeng tirahan ng tao? Yan ang ating matututunan kasama si Patrick Absuna. Magandang umaga, Patrick! Magandang umaga, Tricia, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV. Kumukutita pa tila kumikindat sa atin kapagabi. Alam nyo ba na ang Betelgeuse, ang pinakamaliwanag na bituin sa Orion ay napakalaki rin? Na kapag pinalitan nito ang ating araw, hihigupin nito ang Earth, Mars at maging ang Jupiter papunta sa kanya dahil taglay nito ang madidinig gravitational pull. Bukod sa mga yan, abangan din ang nakakahatak na ganda ng buwan sa kalangitan mamaya. Ito ay sa ganap na 12:28 ng umaga at lulubog naman ito, yan ay sa ganap na 12:10 ng hapon. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Last quarter ang tawag sa face kung saan mistulang pizza na perfectly sliced into half ang ating buwan. Tinatawag din itong third quarter moon at during midnight ang moonrise habang tanghali naman ang moonset. Ang kaliwang bahagi ng mundo ay nakakatanggap ng liwanag mula sa araw habang ang kanang bahagi naman ay mayroong anino ng daigdig. Hindi gaanong malaki ang epekto nito sa tidal variations. Kapag sinabing maaring tira ng tao, karaniwang naghahanap sa mga planetang may mabatong ibabaw. Pero sa pag-aaral ng Kepler Telescope, nadiskubre na mas madaming habitable bodies sa mga buwan na mga planetang binubuo ng gas o exoplanets. Sa halos 9 taon na paghahanap ng Kepler Telescope ng planetang maaaring tirahan ng tao, nadiskubre nito ang 121 exomoons o mga buwan ng mga gas giants na posibleng tirahan ng tao. Isa ring tinitingnan na factor ng Kepler ay ang layo nito sa kanilang parent star. Dahil kaunting distansya lamang ang malayo nito sa araw, magyayelo ang tubig na nandito at kung ito naman ay mapalapit ng bahagya ay masusunog ang mga nakatira dito. Ito ay tinatawag na Goldilocks Zone. Sa zone na ito, hindi masyadong mainit at hindi rin naman masyadong malamig ang temperatura. Hindi man pasok sa kriteriya na ito ang mga natagpuan ng Kepler, magandang datos pa rin ito para sa mga future space research. At yan ang balitang pangkalawakan ngayong araw at abangan ang iba pang astronomy trivias bukas. Ako si Patrick Absuna, magandang araw at balik sa iyo, Tricia. Maraming salamat, Patrick. Ang gawaing zero waste, gaano nga ba na isa sa puso ng ating mga Pinoy? Ngayong umaga, makikilala natin ang isang guro na magtuturo ng napaka-importanting leksyon tungkol sa pagiging zero waste advocate. Narito ang ulat ni Eunice Suntayas. Zero waste is not an overnight success. It's a process.
Taong 1995 nang bumiyahe si Dr. Daniel Knapp, isang recycling advocate mula Berkeley, California, patungong Australia upang makipagpulong sa gobyerno at iba't ibang negosyo upo sa recycling at paggamit muli ng basura. Sa pagkakataong ito, nabuo ang ideya ng total recycling na naging basihan ng zero waste movement. Ang terminong zero waste ay dinala sa Katia, New Zealand, kung saan ginanap ang kauna-unahang zero waste conference noong taong 2000. Simula noon, kumalat na ang terminong ito sa iba't ibang local at international na mga organisasyon. Ang zero waste lifestyle o ang pagbabawas ng basura sa pamamagitan ng paggamit ng reusable products ay unti-unti lang nauuso sa mga Pinoy. Pero hindi pa ito gaano napapalaganap dahil kulang pa tayo sa batas at mahigpit na implementasyon upang tuluyang mabawasan ng basura sa ating bansa. Noong 2011, inihain ni Senator Loren Legarda ang Senate Bill 430 o ang Total Plastic Bag Ban Act of 2011. Nakasaad dito ang striktong regulasyon, paggawa, pag-import, pagbenta at paggamit ng plastic bags. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito na ipapasa sa Senado. Sa sumunod na taon, nagkaroon ng Plastic Bag Reduction Ordinance sa Quezon City. Dahil dito, nagbabayad ng 2 piso ang mga mamamayan sa kada plastic bag na pinaglagyan ng kanilang ipinamili. Pero sa kabila ng mga ito, hindi pa rin ganun kalawak ang kaalaman ng publiko sa tinatawag na zero waste lifestyle. Isa siyang klase ng programa na mainam para sa ating kalikasan sapagkat kapag sinabi mong zero waste, mas konti ang mga magiging basura sa paligid kasi mas recyclable ang mga product. Sa tingin ko yun yung maayos na pag-segregate ng basura para hindi siya hindi makalat sa bahay niyo or sa lugar niyo para hindi magkasakit yung mga nakatira sa paligid niyo. Eh, kwan nga eh. Yun nga, masama nga ang epekto ng basura. Ang zero waste, napakaganda kung walang basura. Kaya nga zero waste. Ang zero waste, dapat hindi tayo gagamit ng plastic. Kung pwede, mga paper cups, paper plate. Parang nakatulong ka na rin sa environment nun at saka sa mga... Ang pag-segregate ng basura, pabor din ako doon. Para mas maintindihan natin ang zero waste lifestyle, nakapanayam ko ang isang guro at founder ng website na Zero Waste Filipina. Bukod sa pagtuturo sa paaralan, aktibo rin niyang ibinabahagi ang kaniyang advokasya. So napakaraming misconception na kapag zero waste daw, wala talagang basura. No? But that is not true. There is still trash, but we are controlling the trash from going to the landfill, incinerators, sa ating mga highway, no? And from the ocean. Isa din yan sa mga misconception na ang zero waste daw ay para sa mga mayayaman. Ang zero waste ay para sa mga may abilidad na makabili ng mga zero waste items. Pero that is a misconception. Ayon kay Angelica, imbis na makipagsabayan sa nauusong zero waste items, dapat munang tingnan kung saan nanggagaling ang basura ng partikular mong lifestyle. Halimbawa, madalas ka bang bumili ng kape sa convenience store? Paalala ni Angelica, ang paper cups na pinaglalagyan nito hindi recyclable dahil meron itong plastic lining na hindi pwedeng makompost. Mas mainam kung bumili ka na lang ng thermal cup na magpapanatili sa init ng iyong inumin at pwede pang gamitin ng paulit-ulit. So nagsisimula tayo sa mga maliliit na bagay na kaya nilang gawin. Halimbawa, pagtanggi sa plastic bags. Number one yan, hindi mahirap magtumanggi sa plastic bags. Ang mga ating mga eco bag ay maliliit lang, pwede nating ilagay sa bag. No? Pwede nating ilagay sa ating mga bag. So every time na tayo ay lalabas, pwede tayong bumili ng bilihin sa palengke o sa grocery without using plastic bags. Tatanggihan natin yung mga bagay na nakabalot sa plastic. Kasi kapag lalo nating tinangkilik yung mga bagay na nakabalot sa plastic, yung ating mga manufacturer, patuloy silang magpo-produce ng basura. Kasi yung plastic naman, it's not evil. Ang evil ay kapag naging single-use siya. Ayon kay Angelica, may tinatawag na 5 R's na gabay ng zero waste lifestyle. The first R is refuse, tanggihan. Okay, paano tayo makakatanggi sa mga plastic? For example, refuse the things that we don't need.
pagpupunta tayo sa mall, okay? May mga umaabot dyan ng pamphlet. At yung mga pamphlet na yon, the reason why they are glossy, kasi they are, the paper is mixed with plastic. Next one, reduce the things that we need. So kapag nireduce natin ang mga gamit na ating kailangan, nare-reduce din natin ang mga basura na maitatapon natin kasi hindi na natin maigagamit. The next R is reuse. So kapag pipiliin natin, so ang zero waste kasi is also anchored sa responsible consumerism, no? So kailangan ang bibili natin gamit yung magagamit natin ng pangmatagalan. And then the next one is recycle. Ayan. So kung mapapansin natin, hindi siya yung recycle, wala siya sa una. Nandito siya sa pang-apat. So ibig sabihin, we should make this as our last resort, no? If we cannot refuse, we cannot reduce, we cannot reuse, let's recycle. And then the last one is rotting or composting. So sa bahay, nagko-compost ako. Meron akong small backyard, no? And then, hindi siya perfect compost, pero as much as possible, ang kinocompost ko ay yung mga vegetable and fruit scraps. Zero waste is not all about plastic waste. Kasama din dyan ang food waste. Bilang guro, hinihikayat ni Angelica ang kaniyang eskwelahan na gumawa ng eco bricks. Ito yung mga plastic na bote na pinalamanan ng basura. Ang may ipon ng mga bote, gagamitin sa pagpapatayo ng kanilang retreat house. Do not feel overwhelmed by what you see on social media, no? Because zero waste is not an overnight success. It's a process. It's a baby step to zero waste lifestyle. Ang zero waste lifestyle maaaring nauso ngayon sa mga Pinoy, pero sa totoo lang, hindi dapat mawala sa uso ang pangangalaga sa kalikasan. Maraming mang kailangang dapat ayusin ng gobyerno upang maipatupad ng mahigpit ang zero waste lifestyle sa ating bansa. Pwede na itong umpisan sa simpleng paraan. Bawat isa sa atin may magagawa upang masagip ang kalikasan. Mula rito sa San Pablo, Laguna, para sa Panahon TV, ako si Eunice Huntayas. Do not stop, never stop. Because our resources is limited. And yun yung ipapamana natin sa future generation. Huwag naman sana natin silang ubusan. Sa aming pagbabalik, balitang pangkalusugan ating tunghayan. Kaya tutok lamang sa Panahon TV.